It's me again, Sir Da. Maraming salamat at nagbalik ka sa klasiko ngayon. Huwag mong kalilimutan na maglagay ng present doon sa comment section sa baba para hindi kita maabsinan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Philippine Criminal Justice System o ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Diyan ka lang at magsisimula na tayo. Familiar ka ba sa sistema ng hustisya sa ating bansa? Alam mo ba na mayroon itong limang haligi na tinatawag na 5 Pillars of the Criminal Justice System? Ito ay binubuo ng law enforcement, prosecution, court, corrections, at community pillar. At dahil nga ito ay tinatawag na system or sistema sa Tagalog, ito ay dadaan sa iba't ibang proseso, sa iba't ibang sangay ng gobyerno na may kanya-kanyang ginagampanan upang maiwasan ang pang-aabuso at mabigyan ng hustisya ang biktima ng krimen. Ang unang haligi o first pillar ay ang tinatawag nating law enforcement o ang mga alagad ng batas. Sila ang mga tinatawag na gatekeeper dahil sila ang unang humaharap at nangaareso sa mga taong pinaghihinalaang lumabag sa batas. Sa prosesong ito, dapat ipaalam ang karapatan ng taong inaaresto sa pamamagitan ng pag-recite ng Miranda Doctrine. Kung gusto mong malaman ang buong detalye ng Miranda Doctrine, panoorin mo ang vlog na ito. Sila din ang magkakalap ng ebidensya bilang patunay sa nagawang kasalanan o paglabag ng batas ng taong inaresto. Alam niyo ba na ang law enforcement ay ang isa sa pinaka-importanting pillar ng criminal justice system? Dito nagsisimula ang masusing pagdedesisyon kung dapat nga bang arestuhin at ikulong ang isang individual base sa kanyang nagawa o dapat bigyan lamang ito ng babala. Tawag dito ay police discretion. Ang ibig sabihin ay ano ba ang magiging resulta ng bawat ikinikilos ng isang alagad ng batas kung kanya itong isasagawa. Inawin ko lang po na ang ating law enforcement pillar ay hindi lamang natatali sa miyembro ng PNP, kundi kasama ang iba't ibang law enforcement agencies katulad ng NBI, PIDEA at iba-ibang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas. Ang taong inaresto na nasa level po ng law enforcement pillar ay tinatawag na suspect or persons of interest. Mapunta naman tayo sa pangalawang haligi or second pillar ng criminal justice system. Ito ay tinatawag nating the prosecution pillar. Sila ang mga masusing nagsasala kung ang taong naaresto ay nakagawa nga ba ng krimen sa pamamagitan ng preliminary investigation. At ang mga taong nagsasagawa nito ay tinatawag na fiscal or prosecutor. Kung gusto mong malaman ang buong detalye tungkol sa preliminary investigation, panoorin mo ang vlog na ito. Pinag-aaralan nilang mabuti kung ang mga ebidensyang nakalap ng mga alagad ng batas ay magtutugma at magdidiin doon sa taong naaresto base sa kanyang nagawang krimen. Ito ay tinatawag na probable cause. Kung ang taong naaresto naman ay inaresto ng walang warrant o tinatawag na warrantless arrest, siya ay dapat dalhin kaagad sa opisina ng prosecutor upang maisagawa ang inquest procedure. Sinasabi kasi ng Article 125 ng ating Revised Penal Code o tinatawag na delay in the delivery of the detained person in the proper judicial authority na ang mga taong inaresto ng walang warrant of arrest ay kaagad-agad dapat na dinadala sa opisina ng ating fiskal upang maisagawa ang inquest procedure. 12 oras para sa light penalties, 18 oras naman para sa correctional penalties, at 36 oras kapag sa capital penalties. Iniiwasan kasi dito na makasuhan ng ating mga alagad ng batas na tinatawag na arbitrary detention. Makikita ito sa Article 124 ng ating Revised Penal Code. Dito kasi malalaman kung ang naarestong tao ay dapat nga bang nasa kustodiya ng mga alagad ng batas o dapat nga ba siyang palayain. Ngunit, subalit, natapwat,
kapag lumabas sa pag-aaral ng ating piskal na ang mga nakalap na ebidensya ay may probable cause base sa mga nakolektang ebidensya ng ating alagad ng batas at ito ay magdidiin sa krimen na nagawa taong naaresto, ang ating piskal o prosecutor ay gagawa ng information. An information is an accusation in writing, charging a person with an offense, subscribed by the prosecutor, and filed with the court. O ay makikita sa Section 4, Rule 110 ng Rules of Court. Inawin ko lang po na magkaiba ang criminal investigation at preliminary investigation. Ang criminal investigation ay sinasagawa ng isang law enforcement investigator. Ang kanilang ginagawa ay sila ang nag-iimbestiga para alamin kung sino ang taong nakagawa ng krimen, saan siya matatagpuan, at magkalap ng ebidensya na magpapatunay na siya nga ang may sala at may gawa ng krimen. Ang preliminary investigation naman ay ginagawa ng isang fiscal or prosecutor. Ang trabaho naman po nila ay mag-conduct ng preliminary investigation or i-determine nila kung meron bang sapat na dahilan or probable cause base sa pag-aaresto doon sa taong pinaghihinalaang nakagawa ng krimen. Aalamin nila kung ang mga ebidensyang nakalap ba at testimonya ng mga witnesses na nakalap ng ating mga law enforcement investigator ay magtutugma base sa krimen na ibinibintang sa isang taong pinaghihinalaang nakagawa ng krimen. Kapag ang taong inaresto ay nasa level na ng prosecution, ito ay tinatawag na respondent. Dito ay binibigyan siya ng karapatan upang sagutin ang mga paratang na ibinibintang sa kanya. Mapunta naman tayo sa pangatlong haligi ng ating criminal justice system or tinatawag na court pillar. Dito isinasagawa ang arraignment and plea, pre-trial, trial, at judgment. Ang plea ay isang proseso kung saan itinatanong ang isang akusado kung siya ba ay guilty or not guilty base sa mga pinaparatang na reklamo laban sa kanya. At kung tumanggi naman ang akusado na sagutin ang mga tanong na ito, gawin ng korte ay bibigyan siya ng not guilty plea kung saan ito ay tutuloy na sa pre-trial. Pero bago mapunta sa pre-trial, pinapaalam muna sa akusado ang kanyang mga karapatan o tinatawag na rights of the accused. Makikita ito sa Rule 116 ng Rules of Court. Dito naman sa pre-trial stage ay nagpapasahan na ng mga dokumento base sa mga napag-usapan doon sa arraignment and plea. Ito ay pirmado ng akusado at kanyang abogado. Katulad nga ng nasabi ko kanina, na kapag ang akusado ay nag-plea ng not guilty, bibigyan sila ng 15 days upang maganda pagdating sa kanilang trial period. At ang pagdinig ng kaso ay magsisimula sa 30th araw pagkatapos silang ma-receive or matanggap ang pre-trial order. Dito na magkakaalaman kung sino ang may sala at mabibigyan ng hustisya. Ang mga basihan sa pagdesisyon ng korte pagdating sa criminal case ay tinatawag na proof beyond reasonable doubt or kasalanang walang bahid ng pag-aalinlangan. Kapag civil case naman, ito ay tinatawag na preponderance of the evidence. Mapunta tayo sa ika-apat na haligi ng criminal justice system na tinatawag na correction pillar. Kung ang akusado ay convicted base sa desisyon ng korte, siya ay mapupunta na sa kustudiya ng correction pillar. Sila ang mga nangangalaga at nangangasiwa sa rehabilitasyon ng mga tinatawag na persons deprived of liberty or PDL. May dalawang sangay na nangangalaga dito at ito ang BUCOR or Bureau of Corrections at BJMP o Bureau of Jail Management and Penology. Ang BUCOR o Bureau of Corrections ay napapaloob sa Department of Justice at ito ay pinamumunuan ng Undersecretary o Director General. Ang kanilang mandato ay pangalagaan ang seguridad at lumikha ng mga programang pangreporma
para sa mga PDLs na may sentensyang 3 taon pataas. Ito ay makikita sa Section 4 ng Republic Act 10575 or the Bureau of Corrections Act of 2013. Papunta naman tayo sa BJMP or Bureau of Jail Management and Penology. Sila ay napapaloob sa Department of Interior and Local Government or tinatawag na DILG. Kanilang kapangyarihan naman ay pamunuan at pangalagaan ang mga district, city at municipal jails sa buong bansa. Ang mga PDLs na nakapiet dito ay may mga sentensyang 3 taon pababa. Ito ay makikita sa Section 61 ng Republic Act 6975 or tinatawag na DILG Act of 1990. Mapunta na tayo sa panglimang haligi or tinatawag na community pillar. Hindi na lang. Alam nyo ba na dati ay 4 lang dapat ang haligi or pillar ng ating criminal justice system? Pero base sa pag-aaral at natuklasan, ang haliging ito ay ang may pinakamalaking maiaambag sa ating criminal justice system. Ito ay binubuo ng mga sumusunod. Home, school, church, mass media, community agencies, barangay officials, and other government agencies. Base daw sa pag-aaral na ang susi daw sa tagumpay ay ang partisipasyon ng publiko. Ito kasi ang mas may pinakamalaki impluensya sa lahat at makakatulong sa pagpigil ng krimen. Inaasahan din ang pag-unawa mula sa komunidad para sa mga taong gustong magbagong buhay. Dahil tayo ang muling tutulong sa kanila upang bumalik sa pagiging mabuting miyembro ng mamamayan. Sana marami tayong natutunan sa lesson natin ngayong araw. Kung first time mong nanood dito sa ating klase, huwag mong kakalimutan pindutin ang subscribe button, ang notification button, at huwag mo rin kakalimutan na mag-follow sa aking mga social media accounts. Ako nga po pala si Sir Da. Maraming salamat sa panonood at sana magkita pa tayo sa aking susunod na informative vlog. Narito na ang pa-shoutout ni Sen! Maraming salamat sa mga nanonood at tuloy-tuloy na sumusuporta sa aking informative vlog. Simulan na natin. Salamat sa Indaya Melgar family ng mga taga Cavite, kay Ate Josie at kay Kuya Vani, kay Choi, kay Jeyo. Jeyo, salamat ha. Lagi ka nagsasubscribe sa akin at kay friends. Hi friends! Friends pa rin tayo ha. Maraming salamat din kay Nestor and family. Nestor, kamusta ka dyan? Okay. Kay Ate Jenny, kamusta rin? Kay Kyra, kay Amir, kay Lakambal, at kay Jessie. Hello Jessie, kamusta ka na? Lagi magpapakabait ha? Then, salamat din sa ating mga YouTuber na kay Miss Jenilyn Bakulinaw, Mamay, okay? Kay Arlene Manalo, salamat. At kay Angel Doctor, follow nyo rin siya. Ang kanyang YouTube account is It's Me, Angel. Happy birthday din kay Sir Nick Persola. Sir Nick, happy birthday! Tagay tayo kaso hindi ko pwede. Okay? Ganon din sa aking estudyante na si Albert Aap. Happy birthday sa inyo po. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pagsuporta. Kita-kita tayo ulit.